Hi guys! Magandang gabi sa ating lahat at welcome back po sa ating YouTube channel. Ngayon naman sa video natin ay mag-i-incubate na po tayo ng itlog. So yung itlog na i-incubate natin ngayon ay yung itlog na napoproduce nung ating mga alagang Rhode Island Red. So ito yung incubator natin na gagamitin natin. So yung DIY na incubator. So tayo lang ang gumawa nito. So yan, so itong incubator na to guys ay kanina pa to binuksan natin. So bali niready ko na bago natin sasalangan ng itlog. So ngayon ay ipapakita ko muna sa inyo yung loob ng ating incubator. So ito yung incubator natin. So ito yung temperature controller. So yan. So yung temperature sa loob ng incubator natin ay 37.4. So bababa pa yan. So pag mag 37.0 na yan ay magbubukas yung ating incubator. So yan. So buksan natin. So yan. So ito po yung loob ng ating incubator. So ito yung egg tray natin. So yan, dito natin ilalagay yung mga itlog. So yan. Papansin niyo, bumukas yung ating incubator. So yan. So ito naman yung itlog na isasalang natin. So yan. So bali 20 peraso na itlog ng Rhode Island yung isasalang natin dito. Tara guys, isalang na natin yung itlog. Umpisahan natin maglagay ng itlog dito guys. So yan. So dito guys, yung kailangan yung egg tray natin, yan. So may distansya dito sa magkabilaan. So yan. Tapos dito rin sa likod, para yung init na blower natin ay magsi-circulate yan. So yan. So ilagay na natin yung itlog. So tanggalin muna natin dito. Yan, ilagay natin yung itlog. So yan. Yan. So 20 peraso yung itlog na isasalang natin. Yung pag-incubate ng itlog ay first time pa natin to. So subukan natin kung makapagpisa ba yung ginawa natin incubator. So yan. So ito na guys. So yan. So ilagay na natin dito. Yan. Ayan guys. So yun na yung pagkalagay ng itlog sa egg tray. So ayan. So ano lang guys, yung itong ano yan, sensor ay dito natin banda ilagay. So ayan. So ilipat lang natin to. So yun guys, na ayos na natin yung sensor ng ating temperature controller. So yan. So ngayon ay ilapit muna natin yung camera para makita nyo yung position ng ating egg tray at saka yung mga itlog. So yan po guys, yung egg tray natin at saka yung mga itlog. So yan. So tapos yung ano naman, yung sensor. So yan. So nilipat natin dito banda para yung init na buga dito, yan, pag umakyat yan, so masisense agad nung ang ano natin, yung sensor. Tapos yung ilalim nito guys, yan. So nilagyan natin ng karton. Yan, bali dalawa yung karton na pinatong ko dito. So para yung init nung bumbilya, yan, hindi direct sa itlaman yung temperature controller. So dito guys, yung on natin ay nasa 37.0. Tapos yung cut-off niya or yung ating off ay 37.8. Yung bulb pala na ginamit natin dito ay 10 watts. So ito yung bulb na ginamit natin. Yung brand ay Focus. So yan, 10 watts incandescent lamp. So yan. Takpan lang natin. Yan. So yan. So bali, yung hindi tayo naglagay dito ng tubig guys.
So maglalagay lang tayo dito ng tubig pagka abot ng 10 days. So yun yung araw din na mag candling tayo. So para maano natin guys, so para matandaan natin, so maglagay tayo dito ng palatandaan. So ito yun guys, yung mga palatandaan. So yan, umpisa ngayon ay December 2 yung sinalang natin. So sa dipin ay magkandiling tayo. So yung pizza ay December 12. So yung day 21 niya ay December 23. So ito yung araw na maghahats na yung ini-incubate nating mga itlog. So yan guys, naipakita ko na sa inyo yung pag incubate nung mga itlog. So i-update ko lang sa kayo sa mga susunod na araw, lalo na lang dito sa pagkakandiling natin. So yan guys, hanggang dito lang muna at maraming salamat po sa inyong lahat.